kikitain ko magtatrabaho na ako ngayon kaysa magpunta sa simbahan. Mga kapatid, ang mga problema na aking binanggit, ito ang nagiging sulirari natin upang tayo hindi mag-focus sa ating Panginoon. Ngunit ang nakakatakot lamang dito dahil pag tayo naging focus lamang dun sa mga problema sa mundong ito, hindi mo na nakikita kung ano pang pwedeng gawin ng ating Panginoon sa buhay mo. Sabi mo dun sa katabi mo, kapatid, may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Sabi ko po, sabihin niya sa katabi niyo, hindi niyo ulitin yung sinabi ko. Ngomo ba ako? Sabihin ko din sa katabi mo, kapatid, may magagawa ang Diyos. May gawain. Ang Pilipino parang Chinese, paulit-ulit na. Ang araw na ito ay araw ng mga kaya. Pansinin niyo po yung iglesia natin. Karamihan ang mga miyembro sa iglesia ay mga trabaho. Pansinin niyo po, kung may mga babae, maraming byuda, nauna yung mga lalaki, sino pumatay? Na joke lang yun. Pero gusto kong sabihin kung bakit maraming mga tatay na unang nawawala, sila kasi yung nagpapagal ng lubusan para may tabuyan lamang ang kanilang pamilya. Palakpakan naman natin yung mga tatay. Kaya nga sabi ko kanina, tatay, 50 years, antibay mo. Antibay mo. Kasi ang hirap eh. Biruin mo, bawat araw isipin mo may kakainin ba yung anak ko. Meron pa kami may isa sa akin. Pagpapasok yung mga anak mo, meron pa siyang ibabaon. Bago pumasok sa eskwelahan, makapag-i-enroll mo ba siya? Yung gamot ng asawa mo sa mukha pa, ano na? Joke lang. Yung gamot ng asawa ko pa, lahat ng ito ay iniisip ng mga tatay. Lahat ng ito ay hindi maaari, hindi concern ang ating mga tatay. So isipin nyo, ang dami na ating problema, iniisip mo pa yung para sa pamilya mo, natural ito, minsan mawawala ka sa focus sa ating Panginoon. Kaya minsan, namimiss natin sa iglesia ito ang mga tatay. Tingnan nyo yung mga katabi mo. May katabi ba siyang asawa? Diba? Nasaan? Nasaan sila? At lagi mong sinasabi na pagdating sa huling panahon na kung saan tayo naharap na sa ating Panginoon, hindi mo pwede sabihin na, Lord, pwede mong tanggapin mo kami kung pamilya dyan sa iyong kaharian. Tutal naman, tuwing araw ng Linggo, nandun naman ako. Yung asawa ko nagtatrabaho. Baka naman, pwede isama mo na rin ang asawa ko at mga anak ko. Pero hindi. Tayo ay accountable sa ating sariling kaligtasan. Kaya doon sa lahat ng mga walang katabing asawa sa mga oras na ito, hindi ko po kayo pinatakot. Pinatakot ko lang kayo. Lahat po ba ng sinabi ko ay hindi totoo? Sa tingin niyo ba ay minobola ko kayo? Hindi. Pero kung bakit parang baliwala lang lahat ang mga ito, dahil ayaw natin itanggapin ang katotohanan na darating din naman talaga ang ating Panginoon at matatapos din ang mundo nito. Ayaw natin itanggapin kasi ayaw natin mo. Pero ito ang katotohanan. Habang hindi pa nangyayari ang lahat ng mga ito, may pagkakataon ka pa. Amen. Amen. Meron pa tayong pwedeng magawa. Wait, sa susunod na linggo, invite natin sila. Ngayon, pansinin natin. Nagsimula ako sa mga problema. No, lahat na yan, araw-araw. Biro nyo, pag pumunta ka sa gasolinahan, no, every Monday night, nakapila sila kasi Tuesday, tataas ang gasolin eh. Alam nila, no? No? Nagsawa na po akong pumila. No, para lang pumunta sa mas mura. Kasi sa susunod na linggo, magmamahal din naman. Ito yung pinila mo ng unang Monday, eh kinaharap mo rin yung pangalawang Monday para nakukuto na lang ako. Ito mas ang inyo po, huwag ka na lang umalis ng bahay. Lahat ng ito ay mga problema. Ngayon, pasitin natin, paano na? Maraming katapusan na nangyayari sa atin.
Pero minsan nakakalimutan natin mga kapatid,